por aquí. ¡Vamos! Tinulungan siya ni Elias. Tabisado ko ang no limit, Angire. Pero hindi ang versyon ng kwento na ginawa mo. Anong versyon ng kwento? Sa tayong lahat ay maging mahina, magkasakit, at tuluyang mamatay. Dinggin niyo kami! Dinggin niyo kami! Dinggin niyo kami! Dinggin niyo kami! Napukaw yung sense of nationalism ko. Hello guys, good morning, good evening, good day. Thank you so much for being here. Welcome back to my channel. Today is Friday and it's the last day for us for this week to react to Maria Clara at Ibarra. We are not episode 70. And yun, wala tayong shoutouts muna kasi na-late yung upload natin ng video for yesterday. So wala pang masyadong comments yung video natin. But yeah, anyway, thank you pala sa mga nanonood ng mga reactions ko kahit late na yung upload. And yung mga masugid natin ng mga watchers dyan, maraming salamat talaga. So ayan. Today, I think ready na tayo to watch episode 70 ng Maria Clara at Ibarra. Grabe na yung mga ganap, guys. Patindi ng patindi. And by the way, congrats pala sa mga actors ng MCI. Ang dami nilang nominations for Gems Award ba yun? Basta, yun. Congrats sa inyo in advance. And yeah, panoorin na natin to. Episode 70 ng Maria Clara at Ibarra. Ready? 1, 2, 3. Okay. Masama po akong balita. Yes? Natagpo na po ang inyo sa Crisan, ngunit si Crispin po ay patay na. Nasaan ang bagay ng bata? Mga labi ng bata ay nasa sepulturero na. Kanina'y ayaw talagang bitawan ni Sisa ang bangkay kahit ito'y nangangamoy na. Kaya ako kami na pa rito ay upang humingi ng investigasyon sa pinaslang na bata. Pinaslang? Paano kayo nakasisiguro na siya'y pinaslang? Maaari po bang hindi pinaslang ko sadyang nilibindin? Kailangan namin lang yung tulong, Alvarez. Aking amigo. Amigo traitor. Anong balita? Nakausap ko na si Ginoong Ibarra. Nagbigay na ng hudyat ang ating pinuno. Mamaya natin lulusubin ng kwarte. Senyor, kailangan mo nang tumakas ngayon din. Pagkat maya-maya lamang ay darating ang mga Guadjasville upang dakpin ka. At sa anong dahilan? Bilang pinuno ng mangyayaring himagsikan. Itasin niyo naman ang kamay! Bilang pagsuko! Baba ang albas! Fuego! Simula na ang kanilang paglusob sa kwartel! Ano mang sandali, darating na mga Guadjasville. Ngunit wala akong kinalaman sa himagsikan na yan. Gawa-gawa lamang nila ito. Tonteriya, Esesto. Simula na natin sunugin ang mga dokumento at papeles na maaaring gamitin laban sa Ginoo. Ngayon na, itago na natin! Kilala mo ba ang pangalan na nakasulat at nakalagda rito? Siya ang lolo ng aking ama. Napagpasyahan ang anak ng aking lolo na paiksi ng kanyang mahabang apelido. Kaya ang Ibarramendia ay naging Ibarra. Si Don Pedro ang sumira sa dangal ng aking ninuno. Siya ang dahilan kung kaya nawasak at naghirap ang aking buong angkan. Tumakas ka na habang may panahon pa. Ngunit tandaan mo to, mag-isa ka na lamang sa iyong hangarin. Wala ka nang maaasahan. Tulong galing sa akin. Mga hayop! Mga Ibarramendia! Bakit niyo kami pinagluan ni Ibarra? Senyor Crisostomo, nandito na ang mga Guardia Sibil. Senyor, hindi ko po sila napigilan. Ano ang ginagawa niyo rito? Sa ngalan ng hari at sa utos ng Alferes, kayo ay amin dinarakip, Senyor Crisostomo Ibarra. Sa anong dahilan? Senyor Ibarra, kayo dinatakip namin sa kasong subversyon. Ideintitar a la revolusyon. Ibaba ninyo ang inyong mga armas. Lalo na't nais kong patunayan sa inyo na pawang kalokohan ng mga binibintang ninyo sa akin. Senyor, mawalang galang na po, pero wag na wag po kayong sasama sa kanila. Saksi ang lahat na buong loob akong sasama sa inyo na mapayapa. At wala akong nilalabag sa batas. Senyor, ganyan din po ang nangyari sa inyong ama. Kusang sumama dahil alam niyang wala siyang kasalanan. Nakita niyo naman kung anong kinahinatnan niya. Senyor,
Kung may papangako ninyo na kayo ay sasama ng matiwasay at hindi tatakas, hindi ko kayo ipaggagapos. Tayo na akong ganon. Akumpanyadlo! Iros siya! My gosh, sumama siya. Nahirap to. Clarita, gising ka na pala. Ano, mabuti pa. Mag-umpisa ka ng gumayak at magsisimula na yung ice 4 ng misa. Di yan na rin nagyarin ho ba yung mga putok ng baril kanina? O baka ako yung nananaginip lamang? Narinig mo rin pala ang mga putok na yon. Pero wag mo nang isipin yon, iha. Malay mo, may mga nahuli lang silang mga tulisanes o may mga lasing ng mga gwardiya sibil na naglalaro ng kanilang mga armas. Huwag ka ng mangamba. Hayaan mo at makikibalita tayo sa simbahan. At naniniwala ako na walang dahilan para ikaw ay mangamba. At kung meron man, isama na lang natin sa dasal. Sana nasa mabuting kalagayan si Crisostomo. Bueno, bumaya ka na. Pagkatapos kasi ng misa, pupunta tayo doon sa mananahi para masukatan ka na para sa iyong trial de boda. Dali na agad dito sa pundahan at batid niyong mas marami tayong benta tuwing Pasko at Simbang Gabi. Sir Fidel! Ipipining Clay! Ila sinasamantala mo ang Misa de Gali upang bisitahin ako ng ganitong oras? Sir Fidel, masyado ng maraming ganap at kailangan ko ang tulong mo. Ngunit, bakit ka nag-iisa rito? Nawawala si Ate Sisa. Tapos si Sir Ibarra, hinuli ng mga gwardiya sibil at ng alferes. Ng alferes? Imposible, binibinimple. Bago pa ngayon, nag-away pa si Elias at si Sir Ibarra. At naku, Sir Fidel, ang dami-dami na talaga nangyayari. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula sa pag-aayos na to. Kung gano'n, Naya, magtungo na tayo ng kwartel upang malaman kung anong lagay ni Crisostomo. Kurtel! Oo, sige! Halika na! Nilalayo nila sa akin ang mga tao at mga bagay na mahalaga sa akin. Ang aking ama. Eskwelahan. Si Maria. Masama na talaga ang mga kaganapan dito sa bayan natin. Lalo na't sa mga kasawi ang nabungan ng mga kasamaan, fraile, na tila ba isang malalang kanser na hindi na kayang gamutin pa. Ang indio, kahit na anong ibihis mo, kahit na anong laman ang sigmura, ay indio pa rin. Di na ako niyan dahil ang aking ina. At siya tayo nagpasakit sa'yo at sa'yong ama. Pinaslang na nila ang anak niya, Sisa. Sisikilin. At papaslangin nila ang lahat ng kanilang nais. Ang kanyang pamilya, ang aking ama, Crispin, at sino pa? Ang inyong kayamanan, kapantay ng aming kamalasan. Lumaki ka na may magandang buhay habang ang aking pamilya namatay sa kahirapan at pagdurusa. Kung ipapangako ninyo na hindi kayo tatakas at sasama kayo ng matiwasay, hindi ko kayo ipagagapos. ¡Apártate, tonto! Ikaw ba ay ang doktor?
natutulong na gumaling ang San Diego o gaya ka rin ng mga ibang mayayaman diyan na magpipikit mata na lamang? Tabi! Tabi! Kaya! Tumabi kayo, eh! Pataw! Tabi! Tabi! Por qué yan sabi, Esparado? Tabi! Por qué yan sabi, Esparado? Nawawala ang senyor, pati na ang aking baril! Como? Maldiciones! Pronto! Buscarlo! Aún no habrá ido lejos. Vosotros, por aquí. Sí, señor. Nosotros, por aquí. ¡Vamos! ¿Tiene el humo chandil? Yes. Yes. Tila nararamdaman ko na ang simoy ng Pasko. At gumagaling na rin ang aking ubo. Paghinom at bagong pag-asa. Yan ang aking ipabahagi sa aking sermon ng Misa de Gallo. Muchas gracias, Señor. Magsisimula na po ang misa, iyong reverencia. Bueno, vamos. Hipokrito. Dinggin niyo po ang aming panalangin para po sa kaligtasan ni Señor Ibarra. Himala, Katasyo. Magsisimba kayo ngayon. Hindi ako nagsisimba, Don Filippo. Matagal na rin ako hindi nakakapanood ng palabas ng tagapagpayag ng magandang balita. Parang may alam talaga si Pilosopong Tasyo, no? Double meaning palagi yung sinasabi niya, or malalim. Ay, grabe. Sa panahon niya ba nausi yung pagiging blockbuster ng Simbang Gabi? Tila, hindi ka nang bubuo ang siyam na Misa de Gallo ngayong Pasko. Uso na ba rito yung matutupad ang mga kahilingan mo pag nakumpleto mo ang Simbang Gabi? Nakasanayan ko lamang na ipagpatuloy ang tradisyon ng aming pamilya. Kahit ngayon na ulilan ako. Ngunit mas mahalaga pa rin na matulungan natin ang ating amigo. May biniglay. Halika na at magtungo na tayo ng kwartel upang malaman natin ang lagay ni Crisostomo. Mr. Torres? Wait, time first. Mabilis lang ako. Ha? Time first? Binibiniglay! Mr. Torres! Mr. Torres! Is Infantes. Ang dami na pong nagaganap. Pa-ending na po ba? Dito, anong mangyayari dito? Sorry, hindi ko naman kasi inabot to eh. Ako rin.
Ano kayo rin? Eh, di ba alam nyo ang buong kwento? Kabisado ko ang nolimitangire. Pero hindi ang versyon ng kwento na ginawa mo. Anong versyon ng kwentong ginawa ko? Teka. So fake news kayo noon. Totoong nabago ko nga ang kwento. Hala guys. Akala ko, mababago mo lang ang pasikot-sikot ng kwento. Pero kahantongan ito ang nakatakdang wakas. Pero ngayon, Miss Infantes, hindi ko na alam. Hindi ko na rin alam. Oh my gosh! Grabe ang impact ni Clyde dito. Wait lang. Mr. Nawala. Torres? Clyde, sino ang kausap mo? Oh, paano hindi niyo na makita? Saan pa ba maaari magpunta ang senyor? San Diego! Sorry, para? Makinig kayo! Santissimo por Dios! At makinig kayong lahat! Para? Anong kahibangan yan? Madre mia! Madre mia, si Kristo mo nga! My gosh. El hijo del diablo. Pigilan niya siya. Tawagin niya na mga gwardiya civil. Oh my gosh. Nakataka siya sa mga gwardiya sibil? Isang malaking kaguluhan ito. Limibini, Ginoo, kailangan ng tulong ang ating kaibigan. Si Señor Crisóstomo Ibarra! Nasa simbahan! Nasa pulpito! Coño de Fez! Bakit siya lumusog doon? Apuraos! Vamos! Sara natin ang mga pinto. Isara ang pinto. Hanggang dyan lamang kayo! Tuwayaw ninyo ng gulo! Nais ko lamang ibahagi ang aking saloobin. Wala na akong ibang nais na madamay pa. Kaya't parang awa nyo na. Ako ay dinggin ninyo! Crisóstomo, gusto na. Itigil mo ang pangbabastos sa pamamahay ng Diyos. Wow. Inyong reverencia! Anong pangbabastos? Ang paghingi ng tawad sa harap ng mga sugo ng Diyos at sa harap ng buong bayan ng San Diego. Magsilayas sa kayo. Tumayo na kayo. Kung naiso ay kaligsasan. Tumayo na kayo. Magsilayas sa kayo. Walang aalis! Magsiupo kayong lahat! Wala akong nais na masaktan pa. Kaya't dinggin ninyo ako. Empuhan na puwerta! Sa ngalan ng mga ama, mga ina, mga anak, at ng buong bayan ng San Diego, ako ay humihingi ng tawad sa inyo pagkat ako ay nagkasala sa harap ninyo, sa harap ng Diyos, at sa harap ng bayan ito. Kaya ngayon, hayaan niyong itambad ko sa inyo ang sakit ng lipunan na ito na mas lalo kong pinalala na pinalala ninyong lahat. Abril la puerta. Itulak ninyo!
Marahil ay pagkatapos nito, ako ay mabibilanggo na. Sa isang gawa-gawang kasalanan na wala naman ako kinalaman. Katulad na lamang sa aking ama na nahatulan at namatay. Sa isang kasalanan na inimbento lamang ng mga makapangyarihan. Ngunit aaminin ko sa inyo na kung nagkasala man ako, ay nagkasala ako sa bayang ito. Dahil ako ay nagmaang-maangan na hindi na maaaring mangyari ulit yon sa aking ama. Nagmistulang pilay at ginamit na saklay ang kapangyarihan ng mga dayuhan sa kagustuhang makatulong sa bayan ko, ngunit kailangan ko munang yumukod sa kanila. Ako ay nagbingi-bingihan sa mga hinagpis ng ina na katulad ni Aling Sisa, na ninakaw ang dignidad at buhay ng kanyang mga anak mula sa kanya. Ako'y nagbulag-bulagan sa mga isiniwalat ng aking kaibigan. Pinilit kong pumikit sa mga katiwalian, pang-abuso at pang-alipusta ng mga dayuhan sa ating mga ama, mga ina, kapatid, anak, mestizo man o indio, mayaman man o mahirap, wala silang pinipili. Basta't may dugong indio. Tinanggalan nila tayo ng dangal at winasak nila ang ating mga kinabukasan. Nang sa gayon ay masakop nila tayo ng kanilang kapangyarihan. Hanggang sa tayong lahat ay maging mahina, magkasakit at tuluyang mamatay. Ang bayang ito ay may cancer. Isang malubhang sakit na matagal nang dinadaing ng ating lipunan, minanapan natin sa ating mga ninuno, tinambak sa ating mga pamilya, maging sa ating lupang sinilangan. Kaya ngayon, ay oras na para ialay ko sa simbahan na ito itong bayan natin na may sakit. Kung kaya't patawarin ninyo ako, nang sa gayon ay marinig din nyo ang aking dalangin. Mabigyan natin ng lunas ang bayan na ito. Parang awan nyo na, San Diego. Ako ay dinggin ninyo. Damayan ninyo ako. Dinggin nyo kami sa bayanan. Dinggin nyo kami ng mga ninakawan ng kapangyarihan. Maria! Tinggin nyo kami! 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 Tinggin nyo kami!
Grabe. Nakakaiyak. Malinaw sa akin kung bakit nais ko tulungan ang aking amigo. Ngunit ikaw, ano ang iyong kadahilan, pilot? Bueno, kung wala na tayong makuha dito, ay dakpin na sila. Ano nangyayari? Bakit pati sila inuhuli din? Ay, biniglay, mas makakabuti kung tumakas ka na at magtago ka sa aking tindahan. Ito, paano kung may mangyari sa'yo? Sisa, Leo. Tayo na. Iwan mo kami! Hindi ko inakala na isang papel lamang ang magiging mitsa ng malayang buhay ni Kristo. Hindi ako ang sumulat ng mga liham na ito. Nakukulong ka habang buhay at haharapin mo ang hatol ng kamatayan! Sabi ko na nga ba eh, iyak na namin ako eh, grabe. Pero, ibang, tawag dito, ibang klase ng iyak yung meron ako dito ngayon. It's more of the burning flame in me na, alam mo yun, parang napukaw yung sense of nationalism ko. Somehow, yung mga sinabi ni Ibarra, pwede siyang ma-apply sa lipunan natin ngayon eh. Alam mo yun, sana madinig yung mga boses ng mga ordinaryong mga mamamayan na naghihirap sa buhay gawa ng hindi magandang sistema. So, it was the same thing before. Ibang kalaban nga lang kasi yung mga dayuhan before. And ngayon, nasa sali nating bansa yung mga problema. Pero, nakakantig ng puso and gusto ko magpasalamat sa mga writers ng teleserye na to. And of course, kay Jose Rizal, napakaganda ng sinulat niya na No Limit Tangere. And ewan ko, ang hirap i-explain ng nararamdaman ko ngayon. Parang mixed emotions to. I know kayo guys, nakaka-relate din in some way. And yeah, I just wanna thank all of you guys for watching this with me. And ayan, another week is done. Na napanood natin yung Maria Clara Tibara. And napakaganda ng teleserye na to. And legit, I mean, it's really my top favorite na teleserye sa buong buhay ko, sa dalang buhay ko. I think that's it for now kasi grabe yung emotions ko. Itutulog ko muna to and bukas is weekend, Sabado, and we have time to recharge and balik tayo sa Monday. Tingnan natin yung mga ganapan pa and better be ready, be prepared for Monday kasi sure ako mas matindi pa yung mga mangyayari dito. So, ayan guys, maraming salamat once again. And thank you again sa mga OFWs and mga masugid nating mga tagapanood, yung mga OFWs na mga, yung mga call center agents din. And mga kaibigan natin na palaging nanonood sa atin. Maraming salamat. And I hope to see all of you guys on Monday. Bye.